Simulan natin ang balitaan sa patuloy na tumitinding init. Aminado ang ilang opisyal sa ilang probinsya na kakaiba ang init na bumabalot ngayon sa malaking bahagi ng bansa kumpara sa mga nagdaang taon. Kabilang na sa pinakap na puruhan ng matinding init ay ang ilang magsasaka na binibenta na lamang ng palugi ang kanilang tanim bilang patuka sa manok. Live mula sa Kamiling Tanlac, nagpapatrol si Rafael Bosano. Rafi, dyan sa kinatatayuan mo na obvious na bukid, may presko pa bang hangin dyan o mainit pa rin ang pakiramdam mo? Oo, kabayan, alam mo, gabi na. So dapat yung hangin dito ay presko dapat. Pero ang napapansin natin, mainit pa rin yung buga ng hangin, no? Hindi kagaya ng mga nagdaang taon na kahit mainit, basta humangin, ika'y magiging hawahan. Alam mo, malaki talaga yung pinsala ng matinding init at ng El Nino, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Pero hindi lang sa mga magsasaka, kundi sa kanilang mga pananim dahil sinira ng panahon ang kanilang mga pananim, gaya na lang ng maisa na ito. Panghihinayang sa pinuhunang pera at pagod ang nangingibabaw ngayon kay Carlito. Ang mga mais kasi na kanyang itinanim, inuod at nanuyot dahil sa matinding init ng panahon. Maibibenta pa naman anya ang mga ito, yun nga lang bilang feeds na at sa luging halaga. Talagang ganyan kasi wala namang ibang matrabaho. Talagang ano, mahirap talagang mag-asaka. Swerte-swerte lang yan. Chamba-chamba. Sa mga nagdaang araw, pumalo na sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa Kamiling Tarlac. Katumbas na ito ng temperatura ng isang taong kinukumbulsyon. Posibleng mas mainit pa ang nararamdaman ng mga taga rito dahil sa halumigmig. Mismong disaster officer ng Kamiling, aminadong kakaiba ang init na nararanasan nila ngayon. Pakiramdam mo nun, parang ano na eh, kahit yung hangin ho, eh mainit na rin ho yung pakiramdam. So talagang delikado po ngayon yung mga heat-related illnesses natin. According po sa aming agriculturists, may mga parts naman po dito sa Kamiling na affected talaga ng drought. Kasi nga ho, yun nga ho, kakulangan din ho ng tubig. Paniniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makatatanggap ng financial aid ang mga gaya ni Carlito na apektado ng El Nino sa bansa. Sa mga susunod na araw, ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yung mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Ito ay dagdag lamang sa mga programang pinapatupad ng Department of Agriculture, ang DOLE, ang DSWD. Uunahin po natin ang mga kapatid natin sa Mindanao na naapektuhan ng tagtuyot. Sa Dagupan City, matindi pa rin ang alinsangang nararamdaman. Alas 12 ng tanghali ngayon, ito yung mga oras na dapat mong iwasan ang lumabas dahil nga sa sobrang init ng panahon, makikita mo naman yung mirage doon sa di kalayuan. O yan yung parang nanlalabo yung iyong paningin. Hindi ka rin makakatapak dito sa buhangin nang walang sapin ang iyong mga paa. Ang tansya ng pag-asa aabot sa 47 degrees ang heat index sa Dagupan City ngayong araw. Yun nga lang, kahit makailang ulit nang ipinapaalala sa publiko na iwasang lumabas kapag matindi ang sikat ng araw, wala namang magawa ang mga gaya ni Thelma. Labis na kasing naiinita ng mga apo, kaya minabuti na niyang dalhin ang mga ito sa dagat para mapreskuhan. Sobrang init, ibang iba talaga yung init ngayon. Ang sakit sa katawan. Kaya hinahanap namin din yung lamig. Sana sa tabi ka lang na nagluluto, iba yung ang sakit ng katawan. Kung maaari, hindi ka lalabas sa bahay mo talaga. Paalala ng City Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Dagupan, patuloy na maging maingat lalo't sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Bangus Festival kagabi, may mga nawalan na ng malay. Possible causes, hindi sila kumain, hindi sila nag-lunch, then medyo napaaga sila ng pagpunta. Possible na kwan na rin sir, yung, dahil nga sa init din sir, especially kapag may crowded yung areas. Dagdag ni De Guzman, base sa kanilang datos, malaki talaga ang itinaas ng temperatura sa Dagupan ngayon kumpara noong parehong panahon noong 2023.
last year, nag-range from 33 to 38 lang. Yun yung pinaka-peak natin noon. But this time, makikita natin, nag-start nung April. Parang nag-umakyat siya from 40 to 48. Yun nga yung pinagtataka din namin kasi almost biglaan yung pag-surge. Lubhang delikado ang labis na init na nararanasan ngayon. Katunayan sa Pili, Camarines Sur, ilan na ang nasawi dahil sa init ayon mismo sa alkalde. Kaya para maiwasan pang madagdagan ang pinsala ng labis na init, nagpasya na silang suspindihin ang face-to-face classes sa lahat ng paaralan maliban sa mga pribadong eskwelahan na may aircon sa classroom. Kabayan, maipakita ko lang sa iyo, no, yung isa sa mga mais dito. Kung ikaw talaga yung magsasaka ay manlulumo ka, kita mo naman kung gaano kasira yung mais na yan. At sabi nga ni Mang Carlito kanina, yung kanyang ginastos dito ay naglalaro sa 25 to 30,000 pero mabebenta lang niya to ng halos 20,000 piso. Lahat ito dahil naglalaro daw, sabi niya, 14 pesos kada kilo. Saan naman daw ito mapupunta? At talagang luging-lugi na lang ang kanyang sasapitin. Samantala, kabayan, nagpaalala naman ang CDRRMO ng Dagupan City. Lalo't ngayon, pumasok na tayo sa buwan ng Mayo. Inaasahang maraming mga aktibidad, Flores de Mayo, Santa Cruzan, ang gagawin ng iba-ibang mga barangay at local governments. Ang paalala nila, masusing tumingin at makipag-coordinate sa mga weather bureaus gaya ng PAGASA at yung mga local weather bureaus din para malaman nila kung gaano talaga kainit yung forecast para sa araw na balak nilang gawin yung kanilang mga aktibidad. At maganda rin na sila'y makipag-coordinate, no, sa mga local disaster officials para sila'y magabayan sa aktibidad na kanilang balak isagawa. Kabayan. Rafi, nabanggit ba sa iyo na magsasaka na utang pa niya ang ginamit niyang puhunan diyan sa pagtatanim ng mais? Yun nga, kabayan, palubog ng palubog sa utang kung laging ganito ang mangyayari. At pati yung kanya mga alagang kalabaw at... Kasi doon sila umaasa, kabayan, ng dagdag puhunan yung mga anak ng kanilang mga kalabaw. Pero maging yun, kung ibibenta nila ng ibibenta at ganito naman ang magiging sitwasyon sa mga susunod na buwan, talagang lulubog at lulubog ang kanilang pamilya, kabayan. Yun sana makarating kay Pangulong Marcos na dapat tulungan ng pera ng bayan. Maraming salamat, Rafael Bosano. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.